Hello again, mga mami! Welcome to my kusina! Tara, samahan niyo ko magluto ng ating sweet and sour chicken nuggets. Best baon ito ng ating mga kids at pwedeng-pwede kahit saan mang handaan. Kaya mga mami, alam ko, alam niyo na rin ang recipe ito, pero pwede niyo rin ako samahan sa aking munting kusina. Tara! So, ang gagamitin nating part ng chicken ay ang ating breast fillet. Ayan. So, worth 300 breast fillet. So, marami nang magagawa. So, mayroon ka ng dalawang ulaman nito na sweet and sour. Ayan. So, inahati-hati lang natin into cubes, mga mami. It can be strip, cubes, or depende po sa gusto mong prefer na cut. Ayan. So, ayan. Cubes ang gusto ng mga anak ko para parang siyang balls para mas easy siya kainin. Piki-piki na lang. Pika-pika na lang sa kanilang baunan. Ayan. Sinati-hati ko lang. Ayan. So, ayan na siya mga mami. Ayan. Balls na siya kapag i-breed na siya natin. Ayan. So, titimplahan na natin ng paminta. Siyempre, ang ating magic sarap. Ang ating paprika. At ang ating fish sauce. Kaya, mas maganda rin, mami, kung may calamansi juice tayo dyan. Ayan. Lalagyan natin ang calamansi. Then, ang ating oyster sauce. So, gusto ko siya lagyan ng oyster sauce para medyo manamis-tamis siya. Ayan. So, halo-haloin lang natin, mga mami, para mas manunuot yung lasa sa lahat ng part ng chicken natin. For best results, mga mami, mas maganda kung nakamarinate siya for at least 30 to 1 hour bago natin siya lalagyan ng bread crumbs or all-purpose flour. Ayan. So, this time kasi medyo rush yung aking pagluto, hahaluan ko na siya agad. Ayan. So, okay lang mga mami, masarap pa rin yan. Ayan, hinalo ko na yung aking all-purpose flour. Ayan. Pwede mo rin siyang haluan ng konting cornstarch kung gusto mo medyo crispy. Depende naman kasi sa gusto mo. Yan, hindi ko siya pina-crispy. Yung sakto lang ang pagkapag fried lang namin nakakainin, mas gusto ko siya crispy, medyo matigas-tigas. Nalagyan ko siya ng ng cornstarch. Hinaluan ko yung all-purpose flour ng cornstarch at or cassava flour. Pero this time kasi gawan ko siya ng sauce, so hindi na. All-purpose flour na lang yung ginamit ko. Ayan. So, prepare na siya para atin na siyang i-fried. Ayan. So, nakaready na pala yung ating mantika. Ayan, so pag-fry na lang ang aking gagawin. Ayan, so deep-fry lang natin ng konti. Kung mas mabilisan, deep-fry natin para isang salang lang. Ayan, maluluto na agad ang ating chicken nuggets. Yun lang naman sikreto mga mami. Kapag fried natin siya kakainin, kailangan ang all-purpose flour, haluan natin ng cornstarch or cassava flour. Then, dip uli natin sa breadcrumbs para crispy talaga siya kainin. Pero kung lalagyan naman natin ng sauce, mas maganda, all-purpose flour na lang para hindi masyadong matigas. Para mas manunuot sa loob ng chicken yung ating sauce. Kaya yan, dinidipray ko lang siya mga mami. Mahina lang ang apoy natin para hindi siya masunog or mabigla ang pagkaluto ng ating chicken. Ayan, so naluhalo ko lang siya using our chopsticks. Ayan, medyo hindi siya yung deep fry na masyado kasi alam naman natin ang mahal ng mantika mga mami, kaya konting practical lang. Ayan, as long na alam naman natin na nalubog siya, ayan, maluluto na siya. Ayan, so konti na lang maluluto na yung ating chicken nuggets. Ayan, so after ito gagawa na tayo ng ating sauce kapag maluto na yung ating nuggets. Ayan, konti na lang, luto na. Ayan, luto na yung ating chicken nuggets. Strain na natin para, i-drain natin para mawala yung mantika. Ayan. So, this time, ready na natin ang ating another pan para sa ating sauce. Ayan, nagtuno lang ako ng butter. Ayan. Then, ilagay ko na agad yung ating chicken. Ayan. So, pwedeng ibang style ang paggawa ng sauce. Pwedeng mauna yung mga sangkap. Then, ihuli ang chicken. Pero sa akin ngayon, inuna ko yung chicken. Wala lang, gusto ko lang. Ayan. So, naluhalo ko lang yung chicken para
sa butter. Then, nilagay ko na agad ang ating onion, ang ating sibuyas. Ayan. Cubes ko lang. Ayan. Then, next, agad natin ang ating bell pepper. Ayan. So, pwede mo rin siyang haluan ng carrots. Kung may carrots kayo, mga mami, ayan, pwede siya. Para mas colorful at saka mas healthy kasi may gulay siyang dagdag. Pero yan, yan lang yung prepare ko na ingredients niya. Yung sibuyas, bell pepper. Then, syempre, ilagyan natin ng ating ketchup. Ayan. Kung nagmamadali ka mga mami, pwede na rin yung sweet and sour na nabibili natin. Yun, timplado na po yun. Pwedeng-pwede rin gamitin yun. Ayan. Pero this time, ketchup yung ginamit ko. Ayan. Then, hinaluan ko na ng ang ating pineapple juice. Ayan. Hinalo ko na ang ating pineapple juice para medyo magkaroon siya ng sabaw. Ayan. So, hinalo-halo ko lang. Ayan. Ayan, simmer lang ng konti. Then, ilalagay na natin ang ating vinegar. Ayan, ang ating suka. Then, sinunod ko na agad ang ating pineapple tidbits. Galing yan sa pineapple juice kanina. So, hiniwalay ko lang siya. Ayan. Para manamis-tamis ang ating sweet and sour chicken nuggets. Ayan, kunting sugar lang mga mami. Ayan. It's optional kung gusto nyo nalagyan ng sugar. Ako nalagyan ko lang ng konti. Ayan, para medyo swak yung panglasa, yung sweet, then ang sour. Ayan. So, simmer lang natin para manuot yung sauce sa laman. Ayan. Sobrang bango na mga mami at natatakam na po ako. Ayan. Amoy na amoy ko na. Ayan, luto na ang ating chicken. Sweet and sour chicken nuggets. Alam, so alam niyo mga mami, sobrang bilis lang gawin nito. Ayan. Pwede mo nang gawin sa gabi. Prepare mo na sa gabi yung nuggets. Then, kinabukasan yung sauce na lang. Pwedeng, the best talaga to na mga baon ideas ng ating mga anak. Yung chicken nuggets. Homemade chicken nuggets natin. Syempre, para no preservatives added. Ayan. So, yung mga sauce, pwede natin gawaan na lang yan ng mga paraan. Pwedeng buffalo, mga, yung mga nauso ngayon na gustong-gusto ng mga kabataan. Ayan, syempre, titikman na natin yung pinakahuli at pinaka-best na part natin, ang yung tikiman time natin. Ayan. Pasensya na mga mami, ako ay hindi magaling humawak ng chopsticks. Kaya ayan, hirap na hirap ako kung paano kukunin ang ating chicken. Kaya pagpasensyaan nyo na mga mami, matagal-tagal ang ating pag-taste ng ating sweet and sour. Dahil ayaw kumapit sa chopsticks. Ayan, nahulog tuloy. Ayaw kumapit sa chopsticks ang chicken. Ayan, sila ay hindi magkasundo. Kaya umulit na naman ako. Take 2 tayo mga mami. Ayan. So, take 2. Gagandahan na natin. Ayan. Kunwari, panimula ulit tayo. Ayan. Then, kukuha na ako. Ayan, take 2. Medyo kumapit na. Ayan, titikman na natin, syempre. Ayan, diba? Sobrang makulay. At saka, mabango talaga siya. Promise mga mami. Titikman na natin. Baka mahulog pa sa chopsticks. Ayan. Titikman na natin ang ating chicken nuggets. Sweet and sour chicken nuggets. Kahit saan mang handaan, pwede natin itong ipag malaki at pambaon na rin ng ating mga kilos kahit everyday pa. Ay, naku, joke lang po yun mga mami. Hindi bagay everyday. Kasi medyo maasim to. Ayan. Ayan. Kakayanin at kakayanin kong kumuha ng bell pepper. Ayan, ayaw talaga sumama sa aking chopsticks. Ayan, kumuha na ako at titikman ko kung anong lasa ng bell pepper. Ayan. Medyo masarap naman pala. Ayan. Siyempre, dadagdagan ko agad ng chicken kasi ayoko sa lasa. Ayan. Titikim ulit tayo ng chicken nuggets. Ayan. Kasi gusto kong malaman talaga yung sobrang lasa nito. Ayan. Kaya kailangan take 2. Ayan. Kaya titikman na natin. Oh, sobrang sarap mga mami. Mga mami, thank you for watching. Thank you. Sinamahan nyo ako sa aking munting kusina. Hanggang sa muli, samahan nyo ako sa aking susunod na mga recipe mga mami. Thank you for watching at don't forget to share para mas maraming marating na mga mami.